Your Excellency, Bishop Fidelis, the Reverend Fathers and Deacons, Mayor Batawil, and the honorable government officials, brothers and sisters in Christ. Fiesta po ng Linggayen, at nagpapasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ng pagiging Katoliko ng bayang ito. Subalit, yung pagiging Katoliko na tinanggap natin sa binyag ay hindi lalago, hindi mag-uusbong, hindi mamumunga kung hindi natin aalagaan. Sa araw po ng binyag, nangako tayo at sasariwayan natin mamaya yung mga pangakong yun. Pero pagkatapos nating binyagan, patuloy ang ating buhay at ang tanong ng ating buhay ay nasaan si Jesus? Where is Jesus? Yun ang tanong ng mga pantas. Nasaan yung hari ng mga Hudyo na bagong panganak? Yun din ang tanong ng mga pastol. Where is the child? At naghanap sila, at natagpuan, at hindi naman sila na-disappoint sa kanilang paghahanap. Sa atin pong panahon, kapag tayo itinanong, nasaan si Jesus, maaari nating sabihing, nasa misa, nasa komunyon, nasa salita ng Diyos. Pero mayroon pong mga dapat nating bigyan ng pansin sapagkat kapag hindi natin binigyan ng pansin, ay baka malampasan tayo ng pagdalaw ni Jesus at hindi natin siya makilala. Ang una po, if you're looking for Jesus, look for the weak, look for the powerless, look for the children, because you will certainly find Jesus in them. Ang mga mahihina, ang mga mahihirap, ang mga dukha, ang mga bata, tiyak na tiyak, bubuksan nila ang puso natin sa pagdalaw ni Jesus sa ating buhay. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, ang mga dukha ang ating Panginoon. Sa kaharian ng Diyos, ang mga bata ang ating guro. Pagpunta natin sa school, yung mga matatanda, yung mga licensed teachers, silang nagtuturo. Pero kung papunta tayo sa langit, dapat nating pabayaan na mga bata ang magturo sa atin sapagkat sabi ng Panginoon, the kingdom of heaven belongs to them. Sa pagpipiyesa natin ng Epiphany dito sa Linggayen, ang magandang itanong ay, nasaan ang mahihina sa ating fiesta? Nasaan ang mahihina sa ating lipunan? Nasaan ang mahihina na walang boses na hindi pinapansin? Sapagkat kahit anong gawin natin sa kanila, ay ginagawa natin sa Diyos. If you're looking for Jesus, look for Him among the weak. Pangalawa, ayon sa Ebanghelyo, paano nila nakita yung bata? Ang sabi ay, they found the child with his mother. Kung hinahanap mo si Jesus, hanapin mo siya sa kanyang ina. Sapagkat hindi mo matatagpuan si Jesus, hiwalay sa kanyang ina. Sapagkat si Jesus ay darating sa atin sa pamamagitan ng babaeng ito, ang tawag natin ay Maria. Kaya nga po, bagamat Epiphany ang ating titular dito sa Linggayen, alam natin na si Mahal na Bire ng Manawag, Mary Help of Christians sa ating seminaryo, kapag nakita natin si Maria, nakikita na rin natin si Jesus. At kung sakali makarinig kayo na Iglesia ni Cristo, Protestante o born again Christian, na tinatanong ka, bakit nyo pinapahalagan ang Mahal na Birhen? Ang sagot lang ay simpleng-simple. Pinarangalan na siya una ng Diyos at gumagaya lang ako sa Diyos. Ako, ano ka namang klaseng anak? Kapag niregaluhan ko yung nanay mo, magseselos ka? Ano ka namang klaseng anak na kapag pinahalagahan ko yung nanay mo, ay magagalit ka? Kapag yung anak pinagseselosan yung nanay, ay talagang may problema na yung pamilyang yon. Walang problema ang kaharian ng Diyos. At ang pagpapahalaga natin sa Mahal na Birhen ay pagpapahalaga natin kay Jesus. Yun lang. You're looking for Jesus, look for His mother, because His mother will point you to her Son.
Nasaan si Jesus? Nasa mahihina. Nasaan si Jesus? Nasa kanyang ina. Pero kapag natagpuan na natin si Jesus, ano ang dapat na mangyari sa atin? Kapag kayo ay pinukpukan ng matigas na bagay, magkakabukol kayo. Natural yun. Kapag binuhusan ko ng isang balding tubig, mababasa kayo. Natural yun. Kapag idilikit ko sa inyo ang isang malakas na apoy, mapapaso kayo. Natural yun. Kapag nadikit ka sa Panginoon, kapag nakita mo ang Panginoon, hindi ka pwedeng manatiling pareho. Anybody who has seen the Lord will always say, Lord, have mercy, I must change. Sapagkat sino mang makatagpo kay Jesus ay mababago. Anong nangyari dun sa pantas, sa wise men? Ibinigay nila yung kanilang ari-arian. Ibig sabihin, nakita nila ang Diyos at naging magpagbigay sila. Pero hindi lang sila nagbigay. Anong nangyari? Binago na nila ang takbo na ng kanilang buhay at hindi na sila bumalik doon sa dating daan. Hindi na bumalik sa dating daan sapagkat ang binalikan nila ay panibagong daan ng mga nakatagpo kay Jesus. Tatlo ang dapat nating isaalang-alang ngayong fiesta. Nasaan si Jesus? Nasa mga dukha at mahihina. Nasaan si Jesus? Nasa kanyang ina. At mahalin mo ang kanyang ina, minamahal mo na rin si Jesus. At kung talagang nakatagpo mo na siya, di nyo basta pwedeng sabihin, I believe that Jesus is Lord. After saying, I believe that Jesus is Lord, people must be able to see the change in your life. Because unless you change your life, people will not believe that you have seen the Lord. Because people have seen the Lord change. People have seen the Lord take another route. People have seen the Lord become generous from being selfish. People have seen the Lord become humble from being proud. People have seen the Lord become prayerful from being lazy. People have seen the Lord become like the Lord and no longer like themselves. Ang fiesta ay masaya, subalit ang fiesta ay examination din ng kaluluwa. Nasaan si Jesus? Nakikita ko ba siya sa mga dukha? Mahalaga pa ba sa akin ang mahal niyang ina? At kung talagang nakita ko na siya, handa pa ba akong magbago ng magbago ng magbago hanggang sa huling hininga ay katulad ko na siya?